Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Doon, reflection ba to ng perspektibo ng Marcos administration kaya walang malinaw na programa para sa anti-poverty and economic activity sa Pilipinas? Kasi siya yung presidential advisor on anti-poverty, and if he's saying that, does that reflect the view of this administration on the poverty situation in the country? Dahil kung yan ang view, eh dapat kabahan na talaga tayo, wala tayong aasahan sa administrasyon na to na malinaw na solusyon para sa paghihirap sa Pilipinas. Hindi rin naman surprising kasi nga nakita naman natin sa lifestyle ng presidente natin, mula bata pa siya, at maybe ganun din lifestyle ni Larry ganun. Ano nga bang aasahan natin sa mga taong hindi nakakaunawa ng tunay na kahirapan para mag-formulate ng policies? Yun nga lang, ang malungkot doon, tayo napapaseldo dyan eh. Cabinet level yan, di ba? 250,000 a month ang sweldo niyan. Basic pay pa lang. Yun yung nakaka-disappoint doon. Wala tayong mapiga. Tsaka, medyo natawala ko rin, sabi mo, no? Kuyan ba yung representative ba yan doon sa pagtingin ng administrasyon sa kahirapan? Siguro, kung hindi ito representative... Hindi pinapire eh. Hindi, kung ganun, dapat maglagay yung parang sa TV, the views and opinions of this program do not reflect the... Does not reflect. Dapat may ganun, no? Bakit hindi ba pina-fire, diba? I mean, kaya kami advisor to give you advice. Tapos siya pa yung in-appoint na presidential advisor on anti-poverty program. And then he would say, imagination nyo lang yung kahirapan sa Pilipinas. Pero ito, ano i-debunk natin. I-debunk natin. Kasi nga, baka ibang mga nanonood, baka sabihin, oo nga, pero hindi naman ganun kahirap ang buhay ngayon kasi talagang puno-puno yung mall. Ang daming may kotse. No? Kasi hindi naunawaan dito yung issue ng income inequality. Or ano, yung matinding poverty afflicting millions of Filipinos. Gano'n ba katindi, ano yung poverty incidence natin ngayon? The last time I checked, 22.4 ba, tama? O mas mababa pa? Around that. Pero ang concern ko kasi dyan, napansin ko rin because I posted something on TikTok about this. Ang disappointment ko, kasi yung mga nagsasabi, huwag natin iasa sa gobyerno yung kahirapan natin. Dapat tinutulungan natin yung sarili natin. Unfortunately, may mga systemic na bagay na nagiging dahilan ng kahirapan sa Pilipinas. Wala namang taong piniling maging mahirap. At ang responsibilidad ng gobyerno ay i-address itong mga systemic, institutional na bagay na nagkukos ng kahirapan. Kaya napakalaki din ng, napaka-big issue din sa akin yung education. Because education is supposedly isa sa mga mekanismo para mag-aahon ng mga tao ng sa hirap ng buhay, di ba? Kung makapag-aral ka, makahanap ka ng magandang trabaho, maahon mo yung sarili mo sa hirap. Pero kailangan, pag nag-aral ka, maganda yung quality ng edukasyon na makukuha mo. And that's the reason why the government has to provide free quality education. Even if private consumption ng edukasyon, kasi kapag nag-aral ako, ako naman yung makikinabang dun, di ba? Binibigyan ng gobyerno hindi lamang para makatapos ka. May agenda yung gobyerno dahil tool siya to address poverty. That's one. Second, na dapat si Gadon nang nagdi-discuss nito eh. Yung isang systemic cost ng kahirapan sa systemic cost ng kahirapan sa Pilipinas health system. 'Di ba? Sa Pilipinas pag nagkasakit ka, mababankrupt ka sa laki ng gastos. And that's why governments provide health insurance program para yung vulnerability natin na a-address. Kahit mahirap ka, hindi ka magkakasakit. Pangatlo, yung ibang bansa ginagawa na to, socialized housing. Kasi paano ka makapagtrabaho ng matino kung inaalala mo kung saan ka titira? Kaya yung gobyerno nagpo-provide ng opportunity para sa maayos na pabahay. So mga basic rights na po ito. Kaya minsan po, kahit napiliin natin magtrabaho tayo 24/7, mahirap pa rin tayo. Dahil sa mga systemic problems na ganito na dapat ginagawa na trabaho ng gobyerno. Pero kung hindi alam ng gobyerno itong mga systemic problems na ito, eh talagang pupulutin tayo sa kangkungan, diba? Pwede ko ba dagdagan yung problema natin? Yung sa systemic na ganyan. Sabihin, mataas yung presyo ng kuryente sa Pilipinas, mataas din yung mataas yung presyo ng kuryente. So magtatayo ka ng maliit na negosyo, you have to contend with all these things, diba? Kasama yan. Yes. Meron pang isa. Sa health and nutrition, alam mo ba na 50% ng mga batang mahihirap sa Pilipinas ay stunted. Yung stunted, ibig sabihin maliit ka for your age. Ang problema, kaya malaking issue yung stunting. Kasi sa health, public health concern,
kapag stunted ka, meron kang problem sa cognitive development eh. Hindi ka makafocus sa pag-aaral. You're more likely not to complete their education. So sila din yung mahihirapan maghanap ng trabaho, di makakapag-aral. Kaya napaka-importante ng intervention sa malnutrition natin. So yung programa ng pagkain, suporta sa mga nanay for the first 1,000 days, napaka-importante yan. So kung hindi alam ng anti-poverty czar natin yan, magiging intergenerational poverty yan. Kasi batay din sa pag-aaral, kapag ka-stunted yung nanay, more likely, magiging stunted din yung anak. So kapag hindi ka nag-intervene, imagine mo yan, that's intergenerational poverty. Pinili ba nilang maging bansot? Hindi naman, di ba? So dito pumapasok yung importanteng role ng government para i-break yung cycle ng poverty na dapat pinag-uusapan natin. So, sagot, yun yung sagot ko. Kasi na-disappoint ako nung nakita ko yung mga ibang comments na dapat din natin inaasa sa gobyerno yung pag-solve ng kahirapan. So, kung di naman pala gagawin ng gobyerno yung trabaho niya, ay abolish na lang natin yung gobyerno. Kung di natin nakikita ang trabaho ng gobyerno, i-address yung cycle ng kahirapan sa isang bansa. Hindi ako high blood, ha? Hindi ko lang bawiin yung tax na binayad ko sa sweldo ni Gadon. Ang tawag kasi dyan, ano eh, resiliency porn. Yung mga tao kasi parang nabibrainwash tayo na we are resilient as a nation, so kaya natin kahit anong unos yung dumating sa atin. Eh, kitang-kita natin yung unos ng pamumulitika at saka ng mga bobong pulisiya. Ngayon, talagang umaasa na lang tayo sa resilient naman tayo, kaya natin yan. When in fact, hindi tayo dapat umaasa, no? Meron akong isang gustong puntahan we na... We have to shift that thinking. That mindset, oo. Yeah, yung issue ng stunting, no, medyo passionate din ako dyan eh. Kasi nakakaawa yung milyong-milyong Pilipino na hindi pa pinapanganak, hindi ko pa pinapanganak talo ka eh. Ba, yung nanay mo kulang sa nutrisyon, nung pinagbubuntis ka, eh hindi masustain yung ano mo, nutrisyon mo. Tapos pag pinanganak ka na, ano yung, I doubt kung makakabili ka ng talagang proper milk, no? Kung magpapadedi sa'yo, anong nutrisyon yung makukuha sa nanay na limited din yung kinakain? Eto, papangunahan ko na, iba mga nagsasabi dito, sasabihin, eh bakit kasi nag-aanak? Unfair po yun, no? Ibig sabihin, ang pwede lang bang mag-anak yung merong pera? Correct. Mali po yun eh. Kasi dapat, nagiging patas, equitable yan. Lahat tayo may equal opportunities. Hindi lang yung nakatira sa Forbes Park, yung merong opportunity na mag-anak ng lima o tatlo. It has to be your choice. So, yun ang medyo, ano eh, nasasaktan ako dahil nakikita ko rin yan sa mga comments eh. Kung hindi nyo kaya, huwag kayo mag-anak. At saka kulang na kulang din yung impormasyon. Kasi while sa lower income, 50% ang stunted, may mataas na incidence din ng stunting sa middle class and upper class. Ibig sabihin, kulang na kulang tayo sa awareness. At yung pinaka-critical pa doon, to be able to address itong issue ng pagkabansot, you have to address it sa first 1,000 days na buhay ng bata. Eh. So, first 3 years of age. So, yung mga ganyang intervention, yan na pag-uusapan, pero cause yan ng, you know, cycle of poverty sa Pilipinas na hindi natin alam, na dapat dinidemand natin sa gobyerno na solusyonan. President Marcos, kung nanonood po kayo ng ating episode ngayong gabi, I heard kasi yung mga taga-PCO na nanonood naman sa programang ito, pinagtsatsaga ng mga apat na suggestions na tayo, diba? Pinagtsatsagaan naman nila yung mga kalokohan dito sa programang ito. Oo. Baka pwede niyo po i-consider. Suggestions na tayo ng... Diba? Para maging sulit naman po yung binabayad namin in the form of our tax, baka pwede si Professor Shelo na lang yung ipalit niyo kay Gadon. Masaya na ako dito maki-fact first sa'yo. We can list all the suggestions and monitor government compliance, diba? Mas masayang nasa labas eh. We can discuss these things. Kasi na-interview ko yan nung pagkaka-appoint sa kanya eh. Wala ako nakuhan substantial eh. Puro generalities eh. Alam mo yung parang estudyante na pumasok pero hindi nag-review, tapos maangas pa. Galit pa eh. Ayun na nga eh. Nakakalimutan nila tayo yung nagpapasweldo. Isipin mo, kung 250,000 a month, sa isang taon, ilang million yan. Eh kung directly ibigay mo na lang yan sa mga pamilya, may naahon ka na sa poverty, diba? Ilang Ito, pamilya na yun. Laliman pa natin yung usapan. No? Pag-usapan natin yung tinatawag na, sa mga trolls, ha, i-google nyo na lang, yung tinatawag na demographic sweet spot. No? Kasi, di ba, sa ating rehiyon, yung populasyon natin, bata. We're not like, let's say, Spain, Singapore, Japan, China, South Korea, Russia. Ibig sabihin sila kasi aging population eh. Pag nag-i-age yung population mo, konti yung mga working age, paano masusustain yung pension system mo? Kasi mas marami nagre-retiro kaysa rin sa nagtatrabaho to sustain the pension system. Sa mga trolls, sana malinaw po sa inyo yan.
Okay, pero di ba isang condition ng tinatawag na demographic sweet spot, ito yung parang spot sa ating kasaysayan siguro, sa ating bansa, kung saan mas maraming working age Filipinos kumpara doon sa nagre-retiro. Di ba ang isang requirement doon, they have to be properly educated and they have to be ready or prepared to become part of the workforce. Ang tanong ko, have we missed the so-called demographic sweet spot? Or baka naman hindi pa? Hindi pa naman. Kaya napaka-importante ngayon pa lang ma-address na natin yung quality ng education natin. Ayan, babalik na naman tayo sa pagkakaroon ng competent leadership. Kaya napaka-importante ng education eh. Kasi hindi naman pwedeng produce lang tayo ng produce ng mga tao. Pagkatapos ay aasahan natin silang mag-support ng social security system natin. Kasi yung from their income yan eh. Diba? Itatax yan. Tapos yung tax sa income nila, yun ang ginagamit pang suporta sa pensyon ng mga kasalukuyang nagre-retire. Ngayon kung hindi natin sila mabibigyan ng magandang edukasyon, training, trabaho, hindi na natin makukuha yung enough support for our pension system. Pero may gusto akong i-point out dyan na kasi laging sinasabi na dapat to be able to sustain that, dapat mas marami yung nagtatrabaho sa nagre-retire. Parang sa atin, di ba? So, hindi mo lang pinapalitan yung parents mo. Kailangan at least parang 3:1, mga tatlong anak, ganyan. Mas maraming bata kaysa mas matanda. But may nakita rin akong pag-aaral na pinopoint out naman na kapag in-empower mo ang mga magulang, especially the mothers, na hindi lang in-expect silang mag-anak na mag-anak at mag-alaga ng anak, they are also able to join the workforce. And they're a significant economic contributor. So if the moms choose not to have kids, that will also have huge economic impact in terms of empowerment, being able to join the workforce, quantifying their economic contribution. So may balance yung pagkakaroon ng younger population and the population na kung saan empowered naman ng women to have a choice. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw, bunyog.